Yoski Doski, mga kabrando ko. So, nandini ho tayo sa may Island Dreamer Resort. At narin niyo ang ating ang may-ari ng isang Honda Click 125 yan ho, na kanyang pinaporma na. Iyan no. Ha? Napaka-forma owner eh. Ano lang mga binago na natin dyan sa iyong motor nare? Ano po? Ano isa-isahin natin mga kabrando yung mga binago ho din eh sa kanyang motor. Honda Click din ho yan. Engine support po, una. Engine support. Yan, ang engine support. Class 3 yan ho. Kung makikita nyo, mahaba talaga. Ibang iba sa sa stock. Talagang umadjust ho pagarne ang gulong. Yan. Napakahaba. Ang kanyang preno, hindi naman na ano, napiktuhan din eh. Po, meron po kasi yung parang nakaklip. Inalis lang namin para umabot. Ah, dito sa loob. Tinanggal-tanggal. Ayun. Ngayon pala ang diskarte. Pagka ho naka-plus 3 na engine support, itatanggalin. Hindi gaya ng iba. Yung mga Mio, hindi kaya ano. Oh, hindi. Binaw no? Sariling kay Balua tayo. Oo. So dito hindi na kakalasin. Opo, hindi po. So yun, magkakaroon na kayo ng idea mga kabrando pagka ho pinalas 3 nyo. Hanggang ano gaan sagad? Plus 5. Meron po pong plus 5 eh. Ay, sobrang na dito ano? Oo, sa likod. Tapos na po yan. Oo. So yun, may idea na kayo. Pagka kayo nag plus 3, kayang-kaya pa rin ho ng preno. Dahil ho yung iba nga, ang issue pagka nagpa plus 3 ay hindi ho inaabot ariyong sa preno. Nawawalan ho ng preno ang likod. So sa Click, ay basic lang ho yan. Ano ang sunod natin? Na binago mo din eh. Naka-ram air na rin pala no. Kasi po yung stock niya po eh, pag nag-engine support po ay plus 3. Sasabit po yung stock niya sa garne. Sige, yan. Iko-compare natin. Dito. Magbe-bend po kasi pag gumaba. Magbe-bend yung shock niya. Magbe-bend barrel lalo. Ay oo. Ganon, tatagilid ano. So, kaya tinanggal na rin ito. Air filter. Ayun pala. Ano ang ano nito? Ang tawag dito, ang advantage sa sa hangay, sa paghigaw pa na oh. Mas malakas mo. Lalo na pag walang gintaw mismo. Pero ang ano naman niya, ang consequence niya, ang disadvantage ay pagka nagkadumi o pagka naulan. So yun nga, pagka naulan mga kabrando, arihong ram air na ikinabit ay mapapasok ng tubig. Ay delikado, throttle body ho ari. Iyan, kaya ingat-ingat lang ano sa mga putikan din. Pagka napuputikan, hindi naman naabot are. Hindi naman po. Kasi po ginagawa ko po dyan, tinataklobong ko po. Ah, may taklob na. Oo. Anong taklob naman are? Yung nilalagyan ko para ano yung pong goma. Paplastikin ko po ito, pero yung likod do bukas para dito ang higaw, pareho taklob. Kahit ito na ulan, pwede ko siya dito. Ah, ari lang ang likod ang higaw. Ibig sabihin, ito ang tinatakloban. Opo. Yun ang consequence pagka may ganing ram air. Pero sa batak, okay na. Mamaya mga kabrando nga pala, tetestingin natin yung batak ng motor ay malalaman natin mamaya pagka tinesting natin. Sunod naman ay dito naman. Naligyan ko po ng lifter. Ah, lifter? Pero pwedeng walang lifter. Oo, pwede po. Dahil po, pinandidaily ko po siya kahit ang gusto kong kuhaning konsepto pang street bike ko, pinandidaily ko. Maganda rong mataaso kaysa matataso kasi ang ham sa amin eh sa Santo Tomas pag. Ah, yun. Kaya ayun ang purpose. Opo. Pero maganda rin niya pagka naka ano, parang mas lalo po siyang bumend po. Oo. Lalo po Santo Tomas. Maganda ang tindig. Anong concept na re? Street bike. Opo, street bike po binabalaan. Street bike concept, yun. Tapos are tinanggal na rin ng mga fairings mga kabrando. Are, bakit naman tinanggal din? Ah, sa concept na. Opo, sa concept. Ah, kasama na sa concept. O, di na naman tayo sa rim set. Ayan. Pagka naka-center stand pala ay lapat na rin ano? Lapat. So magkano ang build mo? Ano ga rim set na rin? Nasa 4.5 lang po yan. Ano po? SDR po yan. Ha? SDR. Ayun, super drag. Natuklap na po nung kami po naglagay noon eh. Ano na po kasi yun, nung para ko po ba copy lang po ng SDR. Ito? Oh, dati po siya sinosa, pinaitiman ko po. Kakadalawang araw lang po ng rim set niya, kakalimit. Mayroon lang agad tama ni Manong B. Ay, yung super drag na yon ay sticker lang. Opo, bali po. Ah, nilagay mo lang. Oo. Nilagay ko na lang ulit. Kaya nagtataka ako mga kabrando, dahil ang super drag ay magkano yung talagang Thailand. Pang budget meal lang naman po yun. Oo, ano yun eh. Mahal po yun. Mahal yun. Nasa mga 5,000 yata, no? Trim lang ho. Oo. Ang iyong hub ay OEM.
Hindi po. Anong Motaro? Motaro po. Yo, Motaro. Dahil nga umaking tab. Ayan, Motaro ang kanyang ginamit. Ari naman, so yun, Garneo ang kanyang inilagay na. Ano, ready kapit lang? Opo. Kapit lang. Tapos ito, radiator hose. Ano naman ang advantage ng ganito? Anong maganda dito sa radiator hose na malaki? Ayan, ano, kung makikita nyo mga kabrando, laki. Kaya po pula din po ang kinuha ko, sinabay ko lang po sa kulay ng Ram Air. Eh, pula din ako kasi. Isang i-asol ko, siya lang ang iwan. Tapos sa rebreather. Opo. Sa breed. Yung nakalawid po sa ano natin. Dito rin ho yung kasama eh, sa stock eh. Nakasuot din niya sa stock na ano. Magkano naman ang bili mo din eh? Ano po ito eh? Magkasama na po ito, tapos yun. Tsaka yung may maliit po ako side mirror na pinandedaily ko nga po. Para iwas ulit ng police. 500 na po yung 500 plus na po. Shopee ko lang dito. Ah, sa Shopee. Shopee Warriors ka rin pala no? Warriors. So yun ang mga nabago sa kanyang motor mga kabrando. Yan, Honda Click na napaka-forma din niya. Parang ang forma ho ng pagka ano niya, plus 3. Ayan o. May boss can po. Ha? May boss can Travis, border sila, ES. Engine support plus 3. Ayun, magkano nga pala ang ganyan? Hindi ko na itanong kanina. Itong okay po yan, pero po may mas mahal na to plus, 2,000 plus. So yung reinforce po kung tawagin. Reinforce engine support, mas maayos po yun. Tetestingin natin mga kabrando kung ano ang kanyang takbo dahil nga dito sa binagong Ram Air kumpara doon sa ating stock na air cleaner. Ayan ho. Sa panggilid, may binago ka na? Wala, stock po. Ah, stock pa rin panggilid. Pati na ano, wala pang binago. Ayun. Ano lang ako talaga, panglabas lang, wala pang panggilid. So yun, tetestingin lang natin mga kabrando kung anong difference ng gartong naka-Ram Air. Yun lang naman talaga, kaya tetestingin nun natin i-test drive. Okay, let's go. Gear up na tayo. Atin ang i-road test aring Honda Click ni kabrandong Jeremy. So pakikiramdaman nga natin mga kabrando ang kanyang performance dahil ho sa Ram Air filter ngang iyon, tapos ang performance din pagka naka rim set dahil first time nating matetesting ang Honda Click na naka rim set. Okay, let's go na. Let's try it. Let's do it. So punta tayo doon sa ating pinagtetestingan mga kabrando para malaman natin ang performance. At the same time, syempre, hindi mawawala ho mga kabrando ang top speed. Ganun ho naman talaga lagi pagka si kabrando ay nagtetesting ng motor. Kung mapapansin nyo, iba ho ang tunog ng kanyang engine dahil nga ho siguro sa Ram Air. So ang build naman nung ari ay hindi kamahalan. Talagang pagka gusto mo lang mag-build na medyo maporma ay pwede naman niya ang budget mill ho. Okay din sa mga banking-banking kahit ito medyo manipis ang gulong. Wag lang ho nating ikakabanking ng sobra. At maliit ho ang gulong ay baka ho tayo ay mag-slide ay delicates. Tetestingin natin ang kanyang top speed mga kabrando dun ho. Para magkaroon din ho kayo ng idea mga kabrando pagka pinaltan nyo din ng Ram Air at the same time naka rim set ho kayo. Ayan. Malalaman nyo ang difference. Ating tetestingin ho din eh. Okay din ho sa oh, sa palikuli kung ganyo pagka pasasayawin or medyo babanking ka ng kaunti. Ako lang talaga ho ay naliliwagan pagka ho sobrang banking. Ay kahit naman ho sa akin kay Baby Kling Kling. So iba. Iba talaga ang hagok. Para may hagok ho. Hagok ang naririnig sa makina dahil nga ho sa Ram Air. Pagka naulan talaga ay delikado at saka pagka ikakaruwas nyo. Ayan, yun lang ho ang consequence din eh. Ang proso ay maganda ang hinga ng makina or ang higop ng hangin papuntang throttle body. So area ay pure stock ang panggilid kaya huwag tayo masyado mag-expect pero tatry pa rin natin kung hanggang saan, kung hanggang ano ang maitatakbo. Nakakatuwa ang huni, nakakatuwa ang tunog ng kanyang Ram Air. Okay, diniho tayo. Papunta doon tapos pabalik uli. Hintayin lang natin makalampas lahat ng sasakyan para ho
walang sagabal. Okay, 1, 2, 3, let's go! Woo! Abutin ako ulit. Pabalik na lang ho natin, Tetes, tingin. Pero maganda ho para sa akin, base sa akin pagda-drive, maganda ho ang bigay ng makina. Although siya ay pure stock ang panggilid, all stock pa rin, ay maganda rin ho ang bigay. Ayan ho, Tetes, tingin natin ang kanyang hugong. Lapat ga? Ay, hindi naman pala lapat, kaya okay lang, naka-center stand. Ayan ho, ari ho ang huwag nyo alisin niya, mga kabrando, huwag kayong magbubukas ho ng garne, kailangan lagi may cleaner. Okay, 1, 2, 3, let's go. Woo! Ang ganda ng bigay. Maganda rin ho ang bigay pagka naka rim set at saka naka ram air. Hindi lang ho talaga natin may sagad ng diretso dahil nga ho may mga dumadaan. Parang gusto ko na rin nung i-rim set si Baby Kling Kling. Woo! Pag-isipan natin, mga kabrando. Tingnan natin sa mga susunod kung anong gagawin talaga natin kay Baby Kling Kling. Nahihirapan na ho ako eh, parang rim set or mugs, bahala na. Malaki ang hakaw pagka naka 17, malaking humakaw. Ayos. Anong babaguhin niya pala pagka naka-engine support din eh? Ano ang walang babaguhin kahit sa mga wire, sa wire ng preno? Ano po? Yun nga lang, yung sa preno. Opo, and then siguro po yung may mga nakasabit po kasi ito eh. Ah, yun ang hugutin lang naman, no? Mga clip-clip. Hugutin lang ho para humapot, para mabot. Para yun, yung pala ang babaguhin. Pero plug and play talaga siya. If ever po kung totoosin, makikita nyo po na yung makina niya parang nagarnit. Nakita nyo po yun, di ba? Oo. Dahil... Para siyang kung nangat. Ayaw ha? Ayaw, nangat. Nangat pag dumarang kada. Ay pagka mga plastulaang, tatanggalin pa rin ang air filter, no? Tatanggalin pa rin. Hindi siguro po. Hindi na, pagka plasto, pagka plaster lang. Hindi ko alam, siguro po plus 2.5. Ang plus 2.5 po kasi nakita ko hindi pa tagtag. Ah, hindi pa? Nagagawa na ng paraan. Naka-stack pa rin ganyan. Yung Tiga Beach naman, no, naka-plaster na rin. Oh. Baka ganun din, no. Ang ginawa niya, ho, parang winasera niya, ho, to, bali umangat. Umangat lang yung kanyang stack na air cleaner. Winasera niya, pero nakakabit pa rin, no, naka-plaster na yung discipline. Ah, ganyan pala ang gagawin. Okay. Stress bike ko nang yun. Stress bike, hindi nag-stress bike. Shoutout po kay Jeremy. Sa akin, sa pamilya ko, kay Papa, kay Kuya, and sa girlfriend ko. Anniversary namin yun, second anniversary. Tapos sa aking mga boss na umayos at tumulong saan sa pag-aay sa motor, si Boss Pierre, BRG Moto Shop. Saan yun? Sa dito sa atin? Dino sa Linis, saan pa ba kay Mark Anthony, kay Kuya Bunoy. Yo. Kinahiron, Malibana. Let's go. Yo.